Isa sa mga nais kong talakayin natin ngayon ay ang mga karanasang hindi natin pwedeng lagtawan dahil sa gusto mo gaano ka ka-spiritual, gaano ka katibay, at gaano ka kalalim kay Kristo sa Panginoon, gaano ka katindi sa pananalangin at sa iyong pag-aayuno. Ginagawa mo yan siguro noon. Naranasan mo yan. Nadama mo kung paano ang maging malapit sa Diyos. Naranasan mo ang presensya niya talaga na hindi mo maikakaila na tunay. Hindi mo maikakaila that God truly exists because there came a time in your life that we all came to the point of actually experiencing His presence o naranasan ang Kanyang presensya. Kahit hindi ito kasing lalim katulad ng mga ibang mga narinig natin testimony, but somehow, kahit glimpse lang. Nasabi mo sa iyong puso o sa iyong sarili that God truly is alive. Amen. Dumating tayo na dyan. And dumating tayo sa punto naging basigasig din sa paglilingkod. Walang atrasan. Dumating tayo sa panahon. Dumanas din tayo ng mga pagsubok sa buhay na hindi rin tayo sumuko at hindi natin ginibab si Kristo. Dumating kayo dyan. Ano? Maraming mga persecution siguro sa mga magulang ninyo, sa mga kapatid ninyo, sa mga kamag-anak po. I don't know. It may be your friends. Are you listening? Look at me. Kayo man dito tumitingin sa akin, tumingin dito, ha? Karami pa naman natin dito. Kasi napaka-importante nito at napakalaga dahil kung hindi mo ito paghahandaan, itong aking babanggitin, because baka someday sa mo pa si daraan ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan, hindi natin tansya kung kaya natin o hindi. Huwag ka masyadong pakampante sa kasalukuyan na ay, mapanalangin naman ako. Masyadong pakampante na ay nasawa ko malalim ang pananampalataya sa Diyos. Ay, everything is well and everything is okay. Huwag kang pakampante. Ako na nakikiusap sa iyo. Tayo ay maghanda na sa anumang panahon, anumang oras, pwede tayong datnan ng pagsubok. Hindi natin ito pwede matakasan. Nasabi ko nga na inevitable, hindi natin pwede magtawan yung mga posibleng pagsubok na daanan natin. Hindi. Ako, sa akin ito, kahit gaano ka pa ka-spiritual, kalapit sa Diyos. Hindi. Minsan na, kung kailan natin sinasabing payapa-payapa. Tapos may mga biglang hindi natin nilasabi niya. Hindi exempted ang mga Kristiyanong alam natin mga pastor namatay sa COVID. No. Kasama yung asawa nila. No? Just today, you know, na-receive ko sa text isang pastor na kilala ko as abroad. Nagkaroon ng COVID yung kanyang asawa na matay. Tapos siya ngayon ay nasa ICU. So,
Ito ang point ko. We better learn how to put our trust in God Himself. Amen. And I am not talking about His provision or providential care. Malaking kalimdangan sa part natin. Yung puro nakatingin kayo sa well, God will not allow these things to happen. Yes, we all believe that naman eh. Malaki yung tiwala natin doon sa well, God will always provide our food and everything, which I believe, totoo naman yan. No? Malaki yung tiwala ko na ang Panginoon nilalayo ako sa mga sakunang aksidente. Totoo naman yan, pero alalahanin ninyo, may mga pastor din na aaksidente at nakamatay. Mm-hmm. No? David Wilkerson. Yeah. Mm-hmm. Ito yung isang kinikilalang propeta sa New York na talagang may integridad ang kanyang ministry. Magandang reputation niya sa simbahan at doon sa kanilang community. Though he was being persecuted at times, and yet he died at an horrible accident. Mga pastor na nasunugan ng bahay, simbahan na nasunog. May mga bagay-bagay na hindi natin saklaw sa ating kaisipan. Mas mabuting mapagandahan natin yan upang ang ating tiwala ay sa Diyos na lang. Upang sa Kanya purely ano, totohanan yung ating pagtitiwala na sa Kanya lang talaga, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yeah. I hope you understand me. Hindi ko po dinidiscredit ang inyong mga kanya-kanyang pananampalataya. I know may mga kanya-kanya kayong pananampalataya. May mga kanya-kanya tayong paniniwala. Ay, sa akin. Alam ko hindi mayayari ito sa akin. I do respect you for that. Mm-hmm. Ay, alam ko ang aking pinaglilingkuran. Siguradong iingatan niya ako, Anju. I do respect you for that. And I really honor the faith that you have. If that is your faith, so be it, be God. Gadyo, ang ibig pong sabihin dito, may mga pagsubok na inevitable, kaya nga mabuting nag-iingat tayo, nagdarasal tayo, at higit sa lahat, ang ating tiwala ay sa Diyos lang nakalagat. Job nga eh, namatayan ng mga anak niya lahat. Anak niya lahat, nalangas. Matuwid na tao na yun na sinasabi ng Biblia. Minsan iniisip mo, mukha yata hindi makatarungan yung Diyos, di ba? Pero hindi naman natin pwedeng questionin yung kanyang sovereignty. May alam siya na hindi naman natin alam as to why and bakit. Bakit kaya naghihirap ang mga Kristiyano? May mga panahon, minsan may tanong tayo na gusto natin marinig yung sagot. Nadagli-dagli. Pero wala kang magawa kundi ang tiwala lang. Yun lang. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, wala ka ng karapatang magtanong pa kasi yung tiwala mo nasa Kanya na nai. Hindi naman kasi humihina yung pagka-Diyos ng Diyos kung ang lahat e puro pabor sa'yo, ang lahat e puro magandang nakikita mo, ang lahat e puro maayos. Bagamat may mga instances din sa Biblia ng mga taong pinagpala hanggang kamatayan.
may mga pagkakataon din na bababasa natin sa Biblia na namatay sila hindi nagkasakit, just like Moses. Hanggang tumanda, hindi naman nandabo mata. Pandilig niya, malakas pa rin. In short, healthy siya namatay. Si Elisha, humalili kay Propeta Elijah, namatay siya sa sakit. You remember that? And, mga miracle workers sila, gumagawa ng milagro, pero sila mismo namatay sa sakit. Ang dahilan po kung bakit ko ito sinasabi, para matuto tayong tumingin sa Diyos at matuto tayong ilagak ang ating puso hindi sa mga bagay-bagay na nakikita o mga bagay-bagay na gusto natin makita, kundi doon sa alam mong kapag ang iyong tiwala ay buong-buo mong itinuon sa Diyos, somehow in the midst of trouble mayroong kang peace kasi ang tiwala mo nasa Kanya. Amen. Maaaring nararamdaman mo yung lakas ng bagyo, pero nagiging safe ka lang. Hindi dahil walang bagyo, nagiging safe ka dahil ang tiwala mo nasa Kanya, na alam mo sumasayo siya. At hindi tayo iniiwanan. Sadyang hindi mo lang alam bakit, dahilan kung bakit sinabi ni Moses kay Yahweh, "Lord, I want to know your ways." Ang ganda nun, ah. Gusto kong malaman ang iyong pamamaraan. Itong ito ang kayang natin ngayon. Oh, minsan sa church, ang dami nating alam. Ang daming marunong. Ang laki ng simbahan. Ang daming blessing. Pero bibihira lang yung talagang nangangahas na nakakaalam sa mga pamamaraan ng Diyos. Katulad ng makasaad sa aklat ng Roman, na sadyang malalim ang kanyang mga pamamaraan, minsan hindi natin ito naunawaan. Na ang tanging solusyon naman dito ay ang ilagak ng buong-buo ang iyong tiwala sa Kanya. Somehow, it will help you overcome such yung mga troubles na yan. Hindi na ito magiging dagdag pampasanin sa iyo. Kasi na, nakatayo ka sa isang solid rock. Na alam mo kahit ano mangyari, kasama mo siya. Okay, bibigyan pa rin bawa. Alam pa nyo na si Juan Bautista, nasa tiyan pa lang ng kanyang nanay ay nagkaroon na lang divine encounter in between Jesus, na noon nasa tiyan pa rin ni Mary. So, mayroong nangyaring divine steering. Kaya napalundag si Elizabeth at that time dahil naramdaman niya yung bata. That seems so. Nasa tiyan pa lang yung bata na si Juan Bautista, ay mukhang nabautismuhan na yata nang matapat siya sa tiyan ng kanyang pinsan na si pinsan ni Elizabeth na auntie ni Juan Bautista. Amen. Yeah. Am I talking to you? So, hindi bihira ang karanasan ni Juan Bautista. Hindi pa siya naisisira, meron ng divine encounter. Lumaki yan. May divine encounter din. Isa sa pinaka magandang karanasan ni Juan Bautista ay
yung bumaba ang Santong Espiritu sa anyong kalapati. At narinig niya yung tinig na nagsalita sa langit. At ang sabi ay, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Narinig niya. Sino nakarinig dyan? Makirandong kayo? Are you listening? You should listen. Kasi kailangan ninyong kailangan ito. Kailangan natin ito. Upang kung sakasakaling ilayon ng Diyos, nadadaan tayo sa mga pagsubok. That Jesus Christ Himself taught us to pray this way, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Bakit? Kasi alam mismo ni Jesus na dadaanan natin ang mga pagsubok. Mabuti pang umamin ka na sa Diyos na hindi mo kaya, sabihin mo sa kanya. Kaya tinuruan ka ni Jesus na, "Panginoon, ilayo mo kami sa magpit na pagsubok." At least, maging honest ka. Ayaw kong magrebelde sa'yo, ayaw kong tumalikod sa'yo, ayaw kitang pagdudahan. Hindi ko po kaya yan, Lord. Inaamin ko, hindi ko kaya yan. Kaya nakikiusap na ako sa'yo ngayon. Huwag mo na akong dalhin sa ganung klaseng pagsubok. Perhaps God will be going to listen to you and save you from that. Is it possible? 100% yes. If you are, of course, serious enough. No. Lalo na ako seryoso. Ha? Narito si Juan Bautista. "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Walang kaduda-duda na ma-encounter niya si Jesus. Yan na ngayon. Dahil mismo yung bumabang Santong Espiritu sa anyong kalapati na nakita niya dumapo ito kay Jesus. Wala nang sapat na dahilan para pagdudahan mo pa. Kasi siya mismo nakita niya yun. Pero tandaan niyo, bandang huli, si Juan, nang siya mabilanggo, ayun na, nakihirap na. Siguro, ini-expect niya na si Jesus Christ ay gagawa ng milagro, mag-uutos ng anghel para buksan yung kulungan at ilabas si Juan, and yet, walang intervention. Probably, nagpadala ng emissary si Juan para magpatulong kay Jesus, but that since so, walang ginagawa si Jesus. Mukhang silent si Jesus ng mga panahon yun. Ma? Ganun tayo. Panahon minsan dumadalaga, pero ang Diyos mo kung tama, napakatahimik. No? I hope you understand me. Please, listen to this. Kasi lalo na kayo hanggang ngayon ay may hinanagit sa Diyos. Lalo na kayo hanggang ngayon nagre-rebelde sa Diyos for some reasons. Sa mga nagdaan ninyo, may mga pinagdaan na kayong hindi nyo tanggap. Iniisip mo, Kristiyano ka, born again kayo, bakit nangyari ito? May mga ganun hanggang ngayon. Hindi lang nila maamin-amin, pero meron silang ano, rebellion nakatago sa Diyos. May hinanakit sila. That sometimes shows on their attitude, shows on their character. Hindi nga na nila pinapahalata. Pero, meron yan. Nandyan yan, nakatago lang sa loob. In due time, mag-explode ka. And here comes one, the Baptist, John the Baptist. Siguro hindi ka naman mas, hindi ka naman siguro mas importante o mas famous o mas anointed kaysa kay John the Baptist. Sa palagay ko naman siguro hindi mo pa naman na-encounter yung nakita mo mismo yung Santong Espiritu bumaba sa anyong kalapati kay Jesus. At narinig ang tinig na nagsasabing, "Behold the Lamb of God." Narinig na talaga niya yun. Narinig niya. So, hindi mo pa man na-encounter na pero si Juan na-encounter niya yun, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa kasi si Juan ang sinasabi ng buwan na nagduda. Ka magdili-dili kayan, sir, mga sisters, mga brothers. Panahon na kailangan nating maintindihan ito, dahil maraming mga nag-i-spiritual, maraming mga masyadong hyper yung faith, masyadong napaka-hyper ng kanilang spirituality, tanggap ng
ng suffering, hindi naniniwala sa pain, hindi naniniwala sa sakit, hindi naniniwala sa mga pagsubok, hindi siya naniniwala dahil daw yan ay sa diablo, hindi naniniwala sa sakit, kaya ayaw nila uminom ng medicine, ayaw magpatingin sa doktor. Kasi nga, kung daw nagpa-doktor sila at kung daw tinanggap nila yung pain o yung suffering o yung pagsubok na yun, para na rin daw nilang tinatanggap si Satanas dahil si Satanas daw ang may otor. And so, they try to resist those artificial problem, artificial sickness, or temporary. Kaya nasabi ko artificial kasi temporary lang yan eh. Kaya nga, dinideny lang nila na walang problema, pero ang totoo may problema. May labanan sa kanilang isip, kaya nila dinideny yung problema kasi ayaw nga nilang i-reject yung Jesus, ayaw nilang masaktan yung Jesus, ayaw nilang maramdaman sa sarili nila yung Panginoong sinampalatayanan nila ay parang baliwala, parang mahina, parang weak, parang hindi makapangyarihan. And so, tinutulungan nila si Jesus ngayon. Gagawa sila ng paraan para tulungan si Jesus. Actually, hindi naman nila tinutulungan si Jesus. Kadalasan, pride yun na nakatago. Kaya nila ginagawa na hindi tanggap yung sakit, hindi tanggap yung problema. Kasi daw sila Kristiyano, sila daw spiritual, sila daw malapit sa Diyos. So, rinireject nila lahat ng mga negatibong nangyayari sa buhay nila dahil yan daw sa diablo. Alam mo, totoo nito, hindi nga lang nila tanggap kung tutuusin. Pag talagang susuwiin lang nila ang kanilang puso. Pride yun. Mm-hmm. Pride in a sense, ayaw nilang lumitaw na sila ay ano, mahina klaseng Kristiyan. Ayaw nilang lumitaw na wala silang pananampalataya sa Diyos. Nandun na ako. Ayaw nilang lumitaw yung Diyos nila mahina. Pero tandaan mo, hindi mo pwede at hindi na kailangan pantulungan ng Diyos kasi in troubles or without trouble, in problem or without problem, in sickness or without sickness, ang Diyos, Diyos pa rin. Amen. Amen. Hindi siya Diyos na puro saya, hindi siya Diyos na puro kagalingan, hindi siya Diyos puro na milagro, hindi siya Diyos na puro pera, hindi siya Diyos na puro healthy, hindi siya Diyos na puro ang lahat ay maayos. Diyos din siya ng ano negatibo, Diyos din siya ng may sakit, Diyos din siya ng mga naghihirap, Diyos din siya ng dumadaan ng problema, Diyos din siya ng samut-saring problema pwede pinagdadaanan natin. So in short, ang sabi nga ni David sa Psalms 139, ang dilim at liwanag pareho lang sa iyo. Yan ang hindi natatanggap ng mga maraming Kristiyano. Ang dilim at liwanag ay pareho lang. Ang point ko dito at ang point ng Biblia, Diyos siya maging ang kadiliman. Hindi ko sinasabing author siya ng kadiliman. Ang point ko dito, kontrolado niya yon. Alam niya yon. Diyos pa rin siya. Panginoon pa rin siya. It's time to accept this. Huwag natin tulungan ng Diyos na minsan tinutulungan natin, ayaw natin maamin-amin na mahina tayo kasi baka ang Diyos lilitaw na mahina. Mas mabuti pang aminin mo na nanghihina yung pananampalatay dahil meron ka naman Diyos na hindi nanghihina para tulungan ka. Hindi naman damay ang Diyos sa pananampalataya mo. Kung ang pananampalataya mo nanghihina, hindi naman nanghihina ang Diyos sa pananampalataya mo. Diyos pa rin siya, mananatili siyang Diyos kailanman at mananatili siyang makapangyarihan. Si Juan Bautista ito, nakabilanggo, walang tumutulong. Lalo na, nung narinig niya yung balitang nag-request ang anak ng hari at ang nai-request pa naman nataon yung ulo ni Juan. Eksakto. Hindi sana inihin yung ulo ni Juan sa bandihado kung hindi sa kanyang pangangaral. Yun ang culprit eh. Yung pangaman eh. Sa kanyang pangangaral. At sa kanyang pangangaral,
Kaya mayroong reason si Juan Bautista na talaga magduda, bagamat mali ito. Kasi nga nangangaral na siya at sa kanyang pangangaral, bakit? Yun pa ang naging dahilan. Yeah. Siguro sa aming sabi ng Juan, akin lang ito. Bilang isang tao, mapanghindi ko na, mabuti panghindi ko na kasi pinaringgan si Herodias na yan na siya kapit lang ni Herodes. Masyado kasi ako naging bold, masyado kasi ako naging matapang. Ayan, tuloy. Nadala tuloy ako sa alanganin. So, may mga ganun pagkakataon eh. Minsan, nagsisisi tayo doon sa mga bagay na ginawa natin tama na hindi naman mali. Nagsisisi tayo doon sa mga desisyong ginawa natin tama na hindi naman mali. Dahilan lang sa isang problema. Nakangiti kayo. Kasi alam ko, one way or another, pwedeng tayo ang susunod at pwede tayong daanan niyan. Kung si Juan Bautista ay hindi niya nalampasan yung ganong klaseng problema at pagsubok na dumating pa sa puntong nagduda siya kay Jesus, paano ka magdududa yung nakita mo nga ang Santong Espiritong bumababa sa anyong kalapati at narinig mo ang tinig ng Diyos tapos magdududa ka pa? Nasabi mo nga, behold, the Lamb of God who taketh away the sins of the world. So nagsabi nun. But here comes John. Nayanik ang kanyang pundasyon. Alam mo, Kristiyano, hindi nakasukat sa mga karanasan natin. Gaano man katotoo, gaano man katindi ang testimony mo, huwag mo diyan isukat ang iyong pananampalataya sa Diyos. Tiyak na may malalim na ugnayan na si Juan Bautista sa Panginoon. Sugrado yan. Sa katunayang bandang huli, kinomen siya ni Jesus, hindi naman siya kinomtem. Kinomen pa siya bandang huli. Positibo pa ang nakita ni Jesus sa kanya kung tutuusin, kung alam lang ni Juan yun. Kung alam lang ni Juan yun. Pagkatapos umalis yung emisaryo niya, ang ganda ng mga sinabi ni Jesus patungkol kay Juan kung tutuusin. Pero dahilan sa limitado ang ating nakikita, may mga bagay na hindi natin sadyang nauunawahan na kapag dumarating na tayo diyan, ang ating pananampalataya medyo nayayanig na. Alam mo, bakit ko sinabi nagduda si Juan Bautista sa kabila ng kanyang divine encounter? Kasi sabi niya, pinadala niya sa Matthew 11:26 na nasa bilangguan si Juan na taga-bautismo narinig niya ang mga ginagawa ni Jesus. O, narinig niyo? Narinig niya ang mga ginagawa ni Jesus. O, kaya inutusin niya ang kanyang mga tagasunod upang tanungin si Jesus. Ito ang tanong. Kayo na po ba ang inaasahan naming darating? O, maghihintay pa kami ng iba? Sa puntong ito nagduda si Juan. Is there any another Jesus powerful than what I know? Powerful to the one that I met in Jordan River. Kaya nga, gaano man kalalim yung mga na-encounter mo sa Diyos, hindi ka exempted. Tao ka eh. Human ka eh. Kaya nga nauunawaan ng Diyos yung pagiging human natin. No wonder hindi siya kinondem ni Jesus.
course, may sinabi si Jesus sa kanya na mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin. Mm-hmm. Hindi naman niya pinipoint si Juan Bautista doon. Basta sinabi lang niya yun. Kasi, hindi sinagot diretsahan ni Jesus yung request o yung tanong ni Juan Bautista. Kayo na po ba o maghihintay pa kami ang iba? Pwede namang isagot ni Jesus. Sinasabi niyang baka meron pang isang Jesus liban sa akin. Baka meron pang ibang Panginoon liban sa akin. Hindi ko tanggap ito ah. Sabihin mo kay Juan Bautista, mapapaimpero siya. Pero hindi yun ang naging tugon at sagot ni Jesus. He knew exactly kung ano yung frame natin. He knew exactly kung ano yung ating kahinaan. Kaya na, si Jesus, sa aklat ng Korinto na binanggit ni Pablo, hindi tayo idadaan sa apoy na hindi mo kaya. Yun ang good news. Hindi kayo idadaan sa pagsubok na hindi nyo kaya. Kaya nga, wala pa naman sa inyo rito ang duma na matinding pagsubok kasi alam ng Diyos hindi mo kaya. No? Hello? Bagamat may mga ilan na kapag dumadaan na ng pagsubok, nasa bilangguan na ng pagsubok, alam ba nyo na may mga ilan? Meron pa kayang mas totoo sa born again? Alam na nilang na born again na sila, narinig na nilang katotohanan, narinig na nila si Jesus, nang dumaan ng pagsubok, baka mas totoo ang saksi niyo baka sa born again. Ito na kaya? O baka mas totoo yung pinanggalingan kong reliyon? Huwag kayong magkaila. Dumarating kayo sa ganung punto. Sa loob-loob mo minsan, totoo kayang pinagsasabi ng pastor niya. Lalo na, no? Kung dumadaan ka ng pagsubok na minsan nagiging critical ka na. O hanggang ngayon, hindi ka pa nakabangon-bangon sa iyong pagsubok. Wala ka na nga lang choice na nandyan ka dahil mas mabuti-buti ang kalagayan mo kaysa kung nasa labas ka. Pero kung magpapakatotoo ka lang, isa ka rin sa mga magsisigaw. Hindi totoo yan. I believe sana, no, ito'y maging lesson sa atin. Maging lesson sana sa atin ito. Walang example dito, mga pastor, mga kapwa ko, lingkod ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo na puro nakasandal tayo sa ating maraming alam, nakasandal tayo sa ating talino, nakasandal tayo sa ating kabanalan, nakasandal tayo sa ating so-called na malinis na reputasyon. Iniingatan mo yung integrity mo sa tao. Ha? Please. Huwag tayong at huwag na huwag ninyong i-angkla ang inyong pananampalataya sa mga bagay na temporal. Alam mo kung ano naging sagot ni Jesus sa mga emisaryo nila? Bumalik kayo kay Juan. Sabihin sa kanya ang narinig at nakita ninyo. Nakakakita ang mga bulat, nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang mga malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Anong point dito ni Jesus? Kahit dumating pa sa puntong hindi ka na maniwala sa akin, magpapagaling pa rin ako. Kahit dumating ka sa puntong hindi ka na maniwala, nagdududa sa akin, marami pa rin mga lumpong makakalakad. Gagaling pa rin ang mga taong may malubhang sakit sa balat. Makakarinig pa rin ang mga bingi. Muling mabubuhay pa rin ang mga patay. Kahit dumating ka sa puntong hindi ka na maniwala sa akin,
ipapangaral at ipapangaral pa rin ang mabuting balita sa mga mahihirap. Amen. No one can stop me. That's right. Your doubt doesn't authorize me or give me the reason to stop. I am God, still seated at the throne. Yan ang sabi ni Jesus. Diyos pa rin ako nakaluklok sa akin throne. Gagawin ko pa rin at gagawin yung mga dapat kong gawin. Hindi pa rin ako titigil sa kakagawa ng milagro. Hindi pa rin ako titigil kahit na may mga taong hindi na maniniwala sa akin dahil lang sa isang problema. Mananatili akong Diyos at tapat sa marami. Kaya na ang sabi po, mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin. Ano man ang mangyari, huwag natin pagdudahan ng Diyos. Ano man ang mangyari, manatili tayong matibay na nakaangkla ang ating pananampalataya sa Kanya. Iniwanan ka ng mahal mo, iniwanan ka ng kaibigan mo, iniwanan ka ng girlfriend mo, o naliliglig ka ngayon sa iyong negosyo, iniwanan ka ng asawa mo, dumadaan ang pagsubok ng relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong pamilya, ang anak mo nagiging adik, no? Tataka ka, pamilya ka yung Kristiyano. Tapos nabalitaan mo yung isang anak mo nagladlad. Saan ka ngayon nakatayo? Kaya dapat ninyong isanay ngayon pa man. Itong pakiusap ko, huwag lang tayong titingin sa bakuna. May Panginoon pa rin nagpapagaling. Kahit maraming mga namamatay, hindi ang dahilan na pagdudahan natin ang Diyos. Magpapagaling pa rin siya. Kahit maraming mga pastora na namamatay, maraming mga Kristiyano na namamatay sa COVID na ito, magpapagaling pa rin siya. Somebody say amen. Amen. Tandaan mo ito, to close, hindi pare-pareho ang pagsubok ng pinagdadaanan natin. At hindi rin para-pareho yung level ng ating pagtanggap o yung maturity natin sa pagtanggap sa mga problema. Huwag mong lahatin ang lahat ng tao. Huwag mong idamay ang lahat. May mga nandit dyan na kahit pa dumadaan ang pagsubok, huwag mo siyang kawawain. Dahil may mga taong ano man ang mangyari hanggang kamatayan, mamamatay yan na nagtitiwala sa Diyos. Amen. Somebody say amen. You know, this is our greatest security. Our greatest security lies not doon sa alam mo marami kang pera sa bangko. Wala dyan. Please, tulungan tayo ng Panginoon. Huwag tayo magtiwala sa mga pundar mo, kayamanan mo. Please, huwag. Huwag mong ilagay dyan. Wala nang magagawa ang pera mo kung ikaw wala nang kasakit. Kasi walang amount of money na pwedeng bilhin yung kalusugan mo. Pasalamat ka sa Diyos na nagbibigay ng magandang kalusugan sa iyo. Kaya nga, kapatid, huwag mong isandal ang iyong tiwala sa kayamanan mo. Sa Diyos ka magtiwala. Sa Diyos ka magtiwala. Alam mo na mangyari. Sa Diyos mo lagak ang iyong tiwala. Itong pakiusap ko sa inyo, huwag na huwag kayong aalis ngayong gabi ito. Huwag na yung papatay ng screen ito. Hanggat hindi nariwanagan ng iyong mga puso at kaisipan, lalo na kayong mga
nakatingin pa, nakasandal sa mga temporal na bagay. Mm-hmm. Sabi ni Pablo, hindi kami tumitingin sa mga bagay na pansamantala. Nakatingin kami sa mga bagay na pangwalang hanggan. Sambali sa iyo, amen? Amen. Dahil lilipas sa mga bagay na pansamantala, subalit ang mga bagay na pangwalang hanggan ay mananatili. Magpakailanman. Doon tayo. Uulitin ko, hindi natitinag at hindi nababawasan ang pagkadyos ng Diyos. Kung may problema, kung hindi tinutugon ang panalangin mo, Diyos pa rin siya. Wala kang karapatan na questionin siya. Mananatili siyang Diyos. Amen. Nakaluklok siya sa trono. Yan ang sinabi niya kay Juan Bautista. Sabihin mo kay Juan Bautista, ito, nakakita ang bulag, nakalakad ang mga lumpo, gumaling ang mga may malubang sakit, nakarinig ang bingi, muling nabuhay ang mga patay. Anong point doon ni Jesus? Kahit alam mong Diyos akong nagpapagaling at gumagawa ng milagro, hindi dahilan na ikaw ay nag-aalinlangan na mapapaliwala ang lahat ng ginagawa ko. Mananatili pa rin akong Diyos. Mananatili akong makapangyarihan. Ulitin ko itong conclusion niya. Mapalad ang tao, hindi nagdududa. Kanino? Sa akin. And so, anong standing natin? Huwag tayong magduda sa Diyos. Ang mensahe ngayon sa gabi ito, buhayin ninyo muli ang inyong relasyon sa Kanya. At muli nating ilagay at ilagak muli ang ating puso at kaisipan sa Diyos. Sa Kanya lang. Panginoon Diyos, tulungan mo kami at sa'yo nakatingin, sa'yo naninindigan, sa'yo nagmamahal sa'yo. Patuloy na ako, Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sumaamin patuloy ang iyong gabay. Patuloy mo kaming ilayo sa mga pagsubok, mga tukso na hindi namin kaya. Patuloy mo kaming ilayo sa diablo, sapagkat nasa iyong kariyan, nasa iyong kapangyarihan, sa iyong kalwalhatian. Ito ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, ang natin ang sabi na. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you for watching. Follow us on YouTube at JOVFWCTV. The purpose of this video is to spread the gospel around the world and to encourage, equip, change people's lives through the power of God's word. Please share, like, and subscribe to receive updates from our newest videos. God bless. Maranatha.